Today is the start of the Holy Week. This is the most spiritually charged week for us Filipino Catholics. Kakaiba talaga ang Semana Santa para sa atin. At ngayong taon ay lalong kakaiba ito. We will not be able to do the usual Holy Week activities that we are so familiar with. The Palms on Palm Sunday, the Sinakulo, the Pabasa ng Pasyon, the Bisita Iglesia, the Way of the Cross in our streets, the flagellations in some areas, the procession of the Santo Entierro, the solemn celebration of the light on the Easter Vigil, the beautiful Easter Vigil celebrations, and the Salubong. Ang daming mamimiss natin. This does not mean, though, that there is no Holy Week. Patuloy pa rin ang Semana Santa. Maaaring kakaiba ang gagawin natin, pero ipagdiriwang pa ito kasama ng buong simbahan sa buong mundo. In the Philippines and in many parts of the world, yes, we will miss the externalities of the activities. This may be a good chance for us to go into the essence and the meaning of what we are doing. Ang mga panlabas na gawain at manggagayak ay maaaring magpahayag ng kahulugan, pero ito'y maaaring magtago ng malalim na meaning ng ginagawa natin. Maaaring maging abala tayo sa panlabas na gawain at naging busy tayo na gawin ito ng maayos, na nawalan tayo ng panahon na usisain bakit ba natin ginagawa ang ginagawa natin. Yes, why do we do what we do? What is the meaning of all these activities? Now that we cannot do the externalities, we can delve deeper into the meaning of what we are celebrating. There is always a bright side in what is happening, even in this COVID pandemic. We open the Holy Week with Palm Sunday. We are so used to call this Sunday Palm Sunday that we are not conscious that there is another name for this Sunday and equally meaningful. This is also called Passion Sunday. It is Passion Sunday because in the Gospel, we read the narrative of the Passion of the Lord. The word passion can mean two things in English. It can mean suffering. Thus, the passion narratives of the Gospels, one of which we have just read today, that of Matthew, are the stories of how Jesus was caught and made to suffer and brought to his death. In all the four Gospels, these passion narratives are described in great detail. In fact, they take a disproportionate coverage in the Gospels. For example, in the Gospel of Matthew, which has 28 chapters, the passion narrative, which covers only the last 2 days of the life of Jesus, is narrated in 2 chapters. While the whole 33 years of Jesus' life is covered in 26 chapters. This disproportion tells us how important to the early Christians were the sufferings and death of Jesus. They dwelt a lot on them. Furthermore, for us on this Sunday, reading the Passion narrative gives us a preview about what will happen to the Lord Jesus and to us during the Holy Week.
The word passion in English does not only mean suffering. It can also mean a strong emotion, a strong impetus, a great love. Jesus was able to undergo his passion, his suffering, because of his passion for us, his great love. Without this great passion, this great love, he will not be able to endure that passion, that suffering for us. So, as we hear the story of his suffering and death, let us be moved by his great passion, his love for us. Nagdusa siya ng lubos, kasi lubos ang pagmamahal niya sa atin. In fact, what gives meaning to his suffering is not really the pains that he endured, but the great love that he had that enabled him to bear such pain. He really loved us to the end, up to the end of his strength and of his life. Pero balik tayo sa pagtawag nito na Linggo ng Palaspas. Marami tayong narinig. Paano kaya yan? Wala tayong palaspas. Di hindi mabibless ang palaspas natin kung mayroon nga tayong palaspas. Kasi hindi makakapunta dito ngayon ang gumagawa ng mga palaspas na galing sa mga probinsya. Pero ano bang ibig sabihin ng palaspas? Narinig natin kanina sa pagbasa na tuwang-tuwa ang mga tao sa pagdating ni Jesus sa Jerusalem, na iniligay nila ang kanilang mga balabal sa daan ni Jesus, parang red carpet reception. At pumutol sila ng mga sanga at iniligay din sa daan at iwinigayway ang mga ito na nagsisigaw, o sana ang dumadating sa ngalan ng Panginoon. Kinilala nila siya bilang hari na matagumpay na pumapasok sa kanyang lungsod. Pero kakaiba sa kanila ang pagpasok niya, kakaiba sa karanasan nila ng mga generals at mga hari na dumadating, na ang mga ito'y pinangungunahan ng kanilang mga armadong kawal, like a military parade, at sila ay nakasakay sa isang kabayong pagdigma o kaya isang magarang chariot. Kakaiba si Jesus. Walang sandata siyang dala ni ang kanyang mga kasama. Nakasakay siya sa isang hayop na pantrabaho at pangkarga, isang asno. Pero kinilala siya ng mga tao. Hindi sila natakot na isigaw ang pagpuri sa Diyos ang sa pagdating ng taong ito sa ngalan ng Panginoon. Tinanggap nila siya ng buong katuwaan. Kaya kung wala tayong palaspas, kahit na anong sanga na may dahon ay pwede nang gamitin. Ang mga sangang ito ay tanda ng ating pag-welcome sa Panginoon at pagkilala na siya ang hari natin. Kaya pagkatapos ng pagdiriwang, ang mga sangang ito ay inilalagay natin sa ating mga altar o sa ating mga pintuan bilang paalaala na welcome si Jesus sa ating bahay at sa ating buhay. Pero paano yon mabibless ang mga sangang yon? Mabibless yan at nabless yan ng ating panalangin kanina at ng ating pagbasa ng banal na ebanghelyo. Ang blessing ay hindi lang binibigay ng tubig, binibigay yan ng panalangin at ganun din ng pagbasa ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, tingnan natin ang contrast. We started the Mass with the reading of the joyful reception of the Lord by the people
as he entered the city of Jerusalem. Then we move to the readings, and they pictured suffering and rejection. In the first reading, sa aklat ni Isaias, binunot ang balbas ng lingkod ng Panginoon at dinuduroan siya. Sa second reading natin, nagpakababa si Jesus mula sa pagiging Diyos hanggang sa kamatayan at kamatayan sa krus. Ang ating tugon sa ating salmong tugunan, Panginoon, bakit niyo kami kinalimutan? Nasaan ka, Panginoon? At ang ating mahabang gospel ay kwento ng kanyang pagkahuli, pagkaparatang, pagpapakasakit, pagdala ng krus, pagkapako sa krus at ng kanyang pagkamatay. Hindi ba malaki ang contrast? Nagsimula tayong masaya at pinupugayan siya at kinikilala siya at nagtapos tayong iniinsulto at pinatay siya? This contrast pictures us. There are times that we acknowledge Jesus as Lord. We are happy that He is around. These are the times when we pray, go to Mass, sing His praises. But as suddenly, we turn our backs to Him, insult Him, make Him suffer. This we do when we sin. This we do when we don't follow His commands. This we do when we cause sufferings to others. Wala tayong consistency. Sala sa lamig, sala sa init. Our love for God is like the morning dew that easily evaporates during the day. My dear friends, should this contrast continue? We welcome Him today. Let us continue to welcome Him. He comes simply, without any fanfare in our day-to-day lives. We recognize Him in the ordinariness of our lives, even when we are under quarantine. He still comes to us in the ordinariness of our lives. It's good to pause and see how is the Lord coming to us during these days. And as we will recall this week His great suffering, let us reflect on the reasons why He suffered so much. Why did He suffer so much? Malaki ang kanyang paghihirap kasi malaki ang kasamaan natin. Tayo ang nagpapahirap sa atin. Ang bigat ng ating kasalanan. At malaki ang kanyang paghihirap kasi malaki din ang pag-ibig niya sa atin. Na kahit na ganon kasama, dinala niya ang ating krus. So His suffering should lead us to sorrow and should lead us to gratitude. Sorrow for our sins, for our indifference, and gratitude for His great love and solidarity with us. Let us not mind so much that we are already in the fourth week of the lockdown. Let us not complain, but let us use this silence and inactivity of the lockdown this Holy Week to reflect and to pray. Hanapin natin ang kahulugan ng ating pananampalataya at hindi ang panlabas na gawain ng mga ito.
Of course, after 4 weeks, there are already lots of complaints. Not only of inconvenience, not only of boredom, but even for some, because of great need. Baka gutom na ang marami. Let us join all these sufferings to that of Jesus. He loved us so much that He suffered for us. Can we also love Him that much in return by offering our sufferings to Him and for our brothers and sisters? Let us remember that suffering born with love is redemptive. And this is true not only of Jesus' suffering, but also of our suffering in union with Him. Ang krus lang ang kahoy na krus ay kahirapan. Ngunit kung si Jesus ay nandoon sa krus, yan po'y kaligtasan. Kaya sa ating mga kahirapan sa mga linggong ito, lalong-lalo na ngayong Holy Week na